meron akong press release kanina kasi nagulat naman ako doon sa nangyari sa atin, ano? Yung kagila-gilalas na barilan doon sa BGC. No, nakita ko yung video, akala ko sa abroad kasi M14 semi-automatic. So, nagtatanong kami kung ano nangyari. At naalala ko, may press release pala nung isang araw na magkakaroon na ng karapatan ng bawat isa, mga civilian man, magdala ng semi-automatic basta less than 7.62 ang kalibre. At sakop nito yung M14. Kaya nagulat naman ako kasi alam natin na bawal ito dun sa dating IRR ng PNP ng 2018. Pero binago siya noong 2024. Naalala ko pa nga na mahabang diskusyon dyan kasi sabi ni Presidente Duterte, bawal yan. Kaya ang idinagdag nung panahon na yon, dinagdag para sa definitions ng iba't ibang shooting. May definition dyan na dinagdag for light caliber, light weapons, at saka dinagdag exclusively for sport shooting. Ngayon, tinanggal na itong mga exclusion na to, at lahat ay pwede nang bumili at magdala nitong tinatawag na M14. Kaya nagulat naman tayong lahat. At akala ko nga yung video, yung putukan, nasa ibang lugar, nasa BGC pala. Kung tutuusin, ito yung showcase natin sa mga foreign investors at turista. Ano na lang ang sasabihin nila? Well, sa palagay ko, sa lalong madaling panahon, kinakailangan dahil sinasabi naman ng PNP, sakop naman daw ng batas yun. And ang importante sa palagay ko, palitan na natin ang R810-591. Kasi hindi maliwanag doon na bawal ito. Ipagbawal na natin ang todo-todo. Nakikita naman natin sa TV, nakikita natin sa iba't ibang pahayagan na ang US, halimbawa, nagkakaroon ng mga murder capital kasi nagkalat ang mga semi-automatic M14 at iba pa. Mabuti, pero may nakikita ba kayo na other motivation dahil parang hindi naman yata katanggap yung balsukula at kung ikay nasa batas, may pwede nang payagan sa kaya. Well, nasa batas kasi hindi maliwanag ang batas. Kaya nananawagan ako sa aking mga kasamahan dito sa Senado na sa lalong madaling panahon, hindi lamang resolusyon, kundi baguhin na natin yung batas na yan at talagang ipagbawal na ang semi-automatic at pati na rin itong M14. Hindi talaga po pwede yan. At kung kinakailangan, ibalik natin yung dating wording ng IRR ng 2018 na sinasabi, basta light caliber lamang at for sporting shooting lamang. Oo naman, oo naman. Nag-file na ako kahapon ng resolution to investigate. Pero yung amendments, napakasimple lang naman. Gawin na natin sa lalong madaling panahon. Ba't pa natin patatagalin? Ngayon, ito nangyari sa BGC, sa Chinese national, who was being served an arrest warrant. Sakop pa ito ng mga lumang order kung saan pinagbabawal yung M14 niya. Kaya eto nga, tignan natin at siguro, ngayon pa lang sabihin na natin sa PNP, wag nang gawing effective, wag nang antayin na maging force and effect itong bagong IRR ng 2024. Wala naman, kasi I'll be a hypocrite kung sasabihin ko, ayoko dahil meron din po ako long arm. So, as a gun owner, I believe in responsible gun ownership. Nakita naman po natin yung mga datos na ang nagkakaroon po ng krimen, halos 98% ng krimen ay galing sa illegal firearms at sa mga sindikato at kriminal. So kung kayo po, for example, empleyado ka ng Senado, let's say Dave Torres here, is a responsible member of the Senate, meron po siyang LTAP. May LTAP ka, Dave? Ah, wala pa. Okay. Kung mag-a-apply siya ng LTAP, dadaan po ng masinsinan po na proseso yan. Kukuha po siya ng neuro. Sana pumasa ka sa neuro, Dave. Kukuha ng neuro test yan, saka drug test, at kung ano pa. And then that's the only time that he can buy a firearm. Whether it's a long firearm, a shotgun, or a long rifle, they're subjected to these rules. And again, babalikan ko po yung datos. 98% po ay
ng krimen na nangyayari with firearms are illegal firearms and mga sindikato or illegal or mga criminal. So only 2% are actual licensed firearms. Kaya siguro sinabi ng PNP, whether it is a short gun or a long arm, as long as you're a responsible gun owner, you are, of course, not going to use it for criminal activities. Dapat lang, pagsikapin nila ang pagbusisi ng pagbibigay po ng mga lisensya at pagbebenta ng mga baril sa kanila. Kasi we still have an insurgency, we still have internal security threats. Dapat hindi po mahulog po, maibigay po itong mga armas na ito sa mga internal security threats and rebel forces. Sir, pero hindi kayo magkaroon lalo ng problema. Kasi kanina may binabanggit si Senator Galindi yung mga incidents ng road rage before, yung mga na-involve doon, licensed gun. Yeah, but whether it's road rage, they'll still use their small firearm or their long firearm. Either way, mahuhuli din sila eh. Other way, because my point is, they're licensed to carry a firearm. So, the road rage incident, kaya gumawa po tayo ng batas na lalong mas tinataas po natin ang parusa sa road rage. Hindi lamang slight physical injury. Lalo na kung may baril, homicide na kaagad eh. Pag linabas nyo yung baril nyo, road rage, walang kalaban-laban yung tao, ikukulong kayo for homicide. Homicide or attempted murder. Lalo na pag nakikita na aggravated assault, pumunta sa kotse, hinuhoy ang baril, that's already murder. Why? Because may clear knowledge siya na babalikan ko yung baril, kukunin ko yung baril, babarilin ko siya. That's already attempted murder or pag pinatay niya, that's already murder. Pag linabas niya yung baril kaagad at hinahamon-hamon niya, he'll already be tried for attempted homicide. Because it's the heat of the passion, it's the heat of the instance. But kaya yung sa road rage incident, kung talagang may psychological problem yung mama at gagalit siya, ilalabas din niya yung baril niya, whether it's a long arm or a side arm. So what is important is the indictment, the penalty na hatulan sa kanya. I leave it to the PNP for their better judgment kasi may mga datos naman sila pagdating sa criminality. I think malayo pa tayo sa Amerika. Iba yung sa Amerika, yung shooting, mass shooting incidences nila dun. It's more psychological in nature. Dito sa atin, ang only concern ko siguro kung maibilian at magamit ng mga rebelde, di ba? Other than that, wala po ako nakikita ng mga tao na pupunta sa eskwelahan, biglang mag-open fire ng mga long rifles. Again, I think that the most important part there is the selection of those who will be capable of owning these firearms. Yan ang pinaka-importante dyan. Huwag po i-shortcut yung neuro test, huwag po i-shortcut yung drug test. Under the law, pag may criminal, pag may ano kasi, napakahigpit ng law eh. For example, naalala mo yung mama na sa road rage incident na yung kamuha ni Senator Batos. Binunot niya yung baril niya. The PNP already issued the confiscation of all his firearms. So in under the law, napakahigpit. Gumawa ka ng krimen, whatever it may be, even libel, even slander, even slight physical injury, pag may kaso ka, automatic confiscation ng lahat ng baril mo. Sa Amerika kasi iba eh. It's the right to bear arms. They're under Article 2 yata. Ano yung tinatawag dyan? Yung Second Amendment. Second Amendment. So, no matter what, hindi mo pwedeng kunin yung mga baril, even if they have past criminal records, hindi mo pwedeng kunin yung mga baril nila. Tayo dito, magkamali ka, minsan lang, isa lang, kinukuha na ng police po yung lahat ng mga baril nyo. It's confiscated. It's not a right, it's a privilege. So, maybe, to add to that, to end, siguro, kasi alam ko, Senator Aimee Peta, magsasalita.
Ang suggestion ko, if you want to sell them high-powered firearms, na long arms, let them be reservists of the armed forces. Ako willing, kasi ako mag-reservist na rin ako eh. I'll be taking my oath in the army as Lieutenant Colonel. I will invite you all to the oath-taking in Camp Aguinaldo for that. But prior to that also, on April, I'm inviting you all to Pag-asa Island because one of the amendments of the Senate, naglagay po tayo ng amendments of the Senate yung sa barracks. So mag-groundbreaking na po tayo sa barracks at yung health facilities ng malaking rural health center ng Pag-asa Island. So we'll be inviting you guys when the weather is much better. First week of April after Holy Week. Invite po kayo, punta tayo. I'll arrange a plane for all of you. Sa Republic Act 10591 under Section 10, firearms that may be registered, and I quote, only small firearms may be registered by a licensed citizens or licensed juridical entities, possession and concealed carry. A light weapon may be lawfully acquired or possessed exclusively by the AFP or PNP, etc., etc., provided that private individuals who already have licenses to possess Class A light weapons upon the effectivity of this act shall not be deprived of the right to possess the same. So yung Class A weapons, ito na siguro yung binabanggit mo. Ito na yung self-loading pistols, rifles, submachine guns, assault weapons, etc., etc. So inaalaw po dito sa bahaging ito ng batas. At yung paggawa, ito, balik na naman tayo doon sa usapin ng IRR na lagi kong sinasabi na dapat sundin na lang yung batas. So, kung inaallow ng batas, maaaring sabihin ng mga gun owners na allowed sila. But if you look at the greater societal concerns, papayag ba kayo yung kapitbahay mo may submachine gun? Papayag ba kayo? Itong nakikita natin na gun rage pag yung nasagi yung side mirror mo, di ba? Ito, mahaba na yung ilalabas sa'yo. So, ang pakiusap ko po siguro, kahit i-allow ito, ay maghinay-hinay muna. Una, piliin yung karapat-dapat na makapossess, siguro yung mga sports enthusiast. Piliin yung tamang tao na hahawak nito, di ba? Napakarami na nating road rage. Eh, napakahirap naman na yun nangyari sa BGC nung isang araw, although malayo yung kuha ng mga footage. So magpapakita na para nakakatakot. And with prices rising, eh mahirap siguro na makita natin na may mga mahabang armas, eh baka kung saan mapunta ito. So my suggestion is slow it down. Have a deeper study as to the peace and order ramifications. Ang dami nating kanong linggo si Presidente pinasoli yung mga at sinagasaan ng pison yung mga barrel sa Basilan. So ito rin yung bagamat luma ito, yung gun culture, especially with long arms, probably will not be conducive to any stable economic activity that we are aspiring right now. Di ba? Pag gutom ka, tapos may baril ka, mahirap yun. Sir, a moratorium while reviewing. Yes. Yes. So, it should be studied again, pag-aralan. Hindi sa ayoko na ano ha, yung talagang lehitimo magkabaril. Pero yung biglaan na baka yung mga hindi talaga karapat-dapat or have a stricter norms or standards for those aspiring to possess semi-automatic rifles. Di ba? Mas mabigat yung kanilang panuntunan. Yes, kasi pag ang mga patrolman natin naka short lang eh. Eh kung may lumabas bigla sa kotse na kamahaba, 'di ba? Akala mo nagse-selfie na ni stick na gano'n, yung pala mahaba na. So, medyo nakakatakot. Nakakatakot. 'Yun nangyari sa Amerika kamakalawa, 'di ba? May shooting spree. Ayaw natin marating yung gano'n. Na wag naman sana.
I don't want to speculate. Pero sir, 6 feet is apparently allowed under the law. Mm. Will you file an amendment to the law? Hindi ko pa okay naman na ano eh, okay naman na wala pa tayong IRR eh. Diba? So walang nagbibit-bit ng mga mahaba eh. So napakahirap siguro na ang kasabay mo sa EDSA nakamahaba pala. Diba? Para nakaka sa Batangas nakakagitla. Pag-aralan muli. Napakaganda pong issue niyan. Sapagkat masarap nang magbigay ng mungkahi diyan kasi nakapagbigay na ng mungkahi diyan si SP. At napakaganda nung sinabi ni SP, sabi niya, sana magkaroon ng isang hakbang na yung mga bibigyan ng PNP ng karapatan na magkaroon ng long firearm ay maging reservist. Ang gandang ano nun para sa akin. Kasi tayo naman kung ano sabihin ng PNP, naniniwala naman tayo. Dapat paniwalaan muna natin yung sinasabi nila. At ganun din naman, yung sinasabi ng ibang mga senador, siyempre, kanya-kanya, demokrasya tayo, may kanya-kanyang opinion, pero siyempre, ako, naniniwala ako sa opinion ni SP. Napakagandang opinion nun. Karapatan ng civilian yan. Karapatan nilang magkaroon ng baril. Pero siyempre, pagdating dyan sa long firearm, dapat, sana maging reservist sila. Mag-serve sila sa gobyerno. Magkaroon sila ng proper training. Kasi alam niyo, ang problema sa bayan natin, hindi yung may lisensyadong baril at hindi yung... Ang problema natin dito, yung mga guns. Yung mga outlaws. Yung lisensyadong baril, may record yan. Kapag nakagawa yan ng pagkakamali, napakadali mong matrace niyan, madali mong mahuli, madali, yun ang paraan eh. Ang problema natin, ang pagdiskitahan natin, yung mga hindi sumusunod sa batas. Pero yung mga may LTAP, dumaan na yan sa proseso para magkabaril. Ang kailangan lang, bigyan natin ng responsibilidad. O binigyan sila ng pagkakataon na mag-ari ng mahaba, o bigyan din natin ng pagkakataon, mag-servisyo sila sa bayan, maging reserve sila. Napakaganda nung sinabi ni SP. Apo, salamat po.